Okay, class, good morning. For today, we are going to discuss about the continuation of engine cooling system. Dito na tayo sa radiator pressure cup. What is engine cooling system radiator pressure cup? A radiator pressure cup is a small mechanical device that helps to control the pressure of the hot coolant in the radiator. The radiator is a reservoir that carries the hot coolant in order to be cool before returning to the engine for cooling. Ang pinaka na trabaho ng radiator cup natin is controlling yung coolant, yung temperature, yung pressure ng coolant na papasok sa radiator. Para niya kukontrolin by papakawalan niya yung overflow coolant papuntang what do you call this one? Coolant tank or coolant reservoir. Ganun niya kinokontrol. Halimbawa, si radiator cup natin, radiator pressure cup natin is 16 PSI yung kaya niyang kontrolin. Approximately 121 or 120 degrees Celsius yung equivalent ng 16 PSI. Yung 15 PSI is 100 degrees Celsius. So, halimbawa, kapag yung radiator cup nyo is 16 PSI, tapos nasira na, yung bibilhin yung radiator cup is kailangan 16 PSI din. Kasi kapag yung binili nyo is mas mababa doon, hindi niya kakayanin yung pressure na ibibigay ng coolant dun sa spring. Pwedeng masunog yung tong lumutong, pwedeng lumutong tong mga seal tapos magka-leak. Pwede rin siyang ang tawag dito, tumilapon yung kasi mapapwersa siyang ano, matanggal sa radiator, tatalsik siya. Okay, kaya kailangan pag bibili ng bagong radiator pressure cup is parehas ng PSI. For example, is 16 PSI, kailangan bibili 16 PSI din. Yun. Yung trabaho niya, yun. Yan. Functions of radiator pressure cup. Number one, a radiator pressure cup, it keeps the system pressure at 16 PSI. Yan. 16 PSI, so, yung kayang tanggapin na pressure ng radiator cup na to is 16 PSI. Halimbawa naman kapag 15 PSI, 15 PSI po ha. Yan. Which avoids the coolant from boiling off even when it's hotter considerably. Kaya nga sinesend niya yung nag-overflow na coolant para yung pressure dun sa loob is normalize. Halimbawa, pag 100 degrees lang yung nare-reach. Ngayon, kapag may nag-overflow, is binibigay niya papuntang coolant reservoir. Number two, because liquid expands. As it gets hotter, the pressure cup allows coolant, yan, yun na nga yung sinasabi ko, allows coolant to escape to a reservoir tank when it expands. This is to keep a proper amount of coolant in order in the radiator when it expands. Kasi class ganito yan. Halimbawa, yung sasakyan mo maandar. Yung radiator natin is hindi niya kailangan ng maraming coolant. Kasi nga, mainit yan. Kumukulo, mataas ang temperature, mataas ang pressure. May bay 4. Halimbawa, pansinin nyo kapag nagpapakulo kayo. Di ba may steam? Yan, na yun yung pressure. Kaya hindi niya kailangan. Ngayon, kapag yung sasakyan mo is kakastart mo pa lang, yan, kailangan niya ng marami. Maraming coolant. Kaya nga, pansinin nyo, kapag yung coolant reserve or coolant tank, pag may sasakyan kayo, kapag bukas yung sasakyan or umaandar kayo, yung laman ng coolant reserve is nasa maximum.
Kasi nga, yung pressure cup natin is binibigyan niya ng coolant. Kasi nga, ayun yung mga excess. Ayun yung mga sobra. Ayun yung mga nag-overflow. Kaya kapag umaanda ng sasakyan, nasa maximum yung level ng coolant reservoir. Ngayon, kapag nakapatay yung sasakyan natin, yung laman ng coolant reservoir is nasa minimum. Bakit? Kasi binabalik niya, nagva-vacuum. Malalaman natin mamaya kung paano niya ibinabalik. Number 3, the radiator pressure cup prevents trapping of air in the cooling system. The air in the system will cause poor cooling and cause corrosion to the cooling system components. Yan. Kaya nga tayo may pressure valve. Yung pressure valve ng radiator cup, ina-allow din niyang lumabas yung hangin sa loob ng system. Kasi nga pag may hangin, prone sa rusting. Ano yung rusting? Kalawang. Okay? Yung mga lumang sasakyan, pag may nakita kayong rusting, ibig sabihin may hangin. Hindi na maganda yung system ng yung cooling system ng sasakyan na yon. Okay? Number 4, the coolant in the external reservoir will be pulled back, leaving no room for air. Yan. Yung external reservoir na yan ay yung coolant reservoir. Kasi nga, siya pa yung isang istakan ng ay storage ng coolant maliban pa sa radiator. Kuha. Kaya siya external kasi nakahiwalay. Ngayon, kasi sabi ko lang, kapag nakapatay yung makina, yung coolant reservoir natin, kapag may sasakyan kayo, yung takip nun, meron yung isa pang hose na putol. Yung putol na yon, doon kumukuha ng pressure yung coolant reservoir para humigop pabalik. Para higupin yung coolant na nasa coolant reservoir pabalik sa radiator. Ngayon, yung pressure na yon yung magbubukas sa vacuum valve. Ngayon, pag nagbukas ng vacuum valve, kasi bababa yun, pababa. Pag nagbukas ng vacuum valve, isasabi niya, hihigupin niya yung coolant na nanggaling doon sa coolant reservoir. Kasi nga, kailangan ng mas maraming coolant kapag mag-i-start ka ng sasakyan. Okay, kasi paiinitin yon, paiikutin muna yon sa bypass. Ngayon, pag uminit na, tsaka na siya dadaan sa radiator kasi palalamigin. Number 5, the pressure cup is an important component of the proper working of an engine. It should be periodically inspected and consider a replacement if it fails. Ensure 50-50 water and anti-freeze agent is used. Okay, bakit 50-50? Kasi nga, yung anti-freeze na yan na tinutukoy is yung coolant, ha? Coolant. Bakit 50-50? Kasi nga, yung coolant, mahal, no? Mga nasa 900 per bottle yan. Kaya gawin mo, 50-50. Kalahating tubig, kalahating coolant. Okay? Tsaka pag pure coolant yan, yung kulay ng passageway ng ng coolant natin is kukolor din. Kukulay. So magpo-prone yun sa bitak-bitak. Okay? Kaya kailangan kalahati-kalahati. Ngayon, kung mayaman ka, puro coolant. Okay? The component of a radiator, ay ito pala, teka lang, nakalimutan ko. Yung pressure cup is kailangan mo rin palitan yan kasi yung may spring yan eh. Yung mga spring prone yan sa stacking. Ano yung stacking? Hindi yung stackings na yung nai-stack, yung hindi mo na naaangat, hindi mo na napipisil, matigas na, stack up na. Okay? Prone yan kapag, halimbawa, dinadaan ng tubig, yan, prone yan. Kasi lumulutong. Okay? Kaya kailangan, halimbawa, pag magpapalit ka ng coolant, dinrin mo, check mo yung pressure cup mo kung stack up ba o hindi. Kasi mamaya, nagpalit ka ng coolant, tapos stack up pala yung
pressure cup mo. Wala, masisira yung radiator mo, mabubutas, sasabog. Yan, mag-overheat sa sasakyan mo, nagbigay pa ng panibagong problema. Okay? Yan, pressure cup consists of shape, thin metal sheet at a top. Its functional parts include spring, valve, tin rod, and the flat rubbers. All these parts will be explained in a working principle. Ito. Parts of radiator pressure cup. Number one, pressure cup. Yung pinakatuktok. Yung pinakatuktok niya. Yan. Number two, coolant flow two. Yung pupuntahan daw ng coolant na galing sa pressure cup. Okay? Or from overflow reservoir. Okay? Yung coolant na dadaanan galing sa coolant reservoir. Okay? Kuha. Number three, overflow reservoir hose. Ito yon, yung pinaka ano. Yung dadaanan ng coolant, papuntang coolant reservoir, tapos yung dadaanan din ng coolant na galing sa reservoir, papuntang radiator. Number four, pressure valve. Yan, tinuturo. Pressure valve, ito yung ito yung valve or passageway ng coolant na galing radiator na ipupunta sa coolant reservoir. Okay? Number five, vacuum valve. Yan, ito yung vacuum valve. Ito yung valve or passageway kung saan yung coolant na galing coolant reservoir is papuntang radiator. Okay? Yan, yung spring naman is tumutulong sa pagbukas at pagsara ng dalawa nating valve. Yun lang yung pinakatrabaho niya. Okay? Yan, ito yon. Tapos yung mga seal na yan, yung mga seal na tinatawag, ito yon. Ayan, para lang hindi tumagas sa cup yung coolant. Yun yung trabaho niya. Seal. Taga-seal para mapigilang tumagas. Ayan, yun lang naman yung pinakatrabaho ng pressure cup. Kaya hindi ko na kailangan ipaliwanag itong working principle. Kasi simple lang naman ang trabaho niya. Trabaho niya lang kapag may nag-overflow na coolant is kailangan niyang i-deliver yung coolant papuntang coolant reservoir. Okay? Dadaan yon sa pressure valve. Kasi nga hindi kailangan ng radiator ng maraming coolant kapag umaandar siya. Okay? Kasi nga may vapor. Tapos, sa pressure valve din, dumadaan yung i-vacuum pabalik. Kapag nakapatay na yung sasakyan mo, yung coolant na na ibabalik ng coolant reserva is dadaan sa pressure cup. Yan, dun sa vacuum valve. Okay, yun yung pinakatrabaho niya. Yan, punta tayo sa symptoms of bad or failing radiator cup. Number one, leaking coolant. When the coolant cup gets stuck, the pressure will be built inside the radiator. This will lead to a leak or burst of the cooling system component. This issue can be obvious. A DIYer would be able to replace the pressure cup and even some leak parts when such occur. The cup should be checked on a regular basis to avoid such problem. Okay, kasi kababanggit lang ito. When the radiator cup gets stuck, halimbawa, yung radiator cup mo, yung spring, ay stuck up fully closed. Ibig sabihin ng fully closed is natatakpan niya yung passageway ng coolant papuntang coolant reservoir. Okay? Ibig sabihin nun, yung coolant is hindi ay yung radiator cup is hindi niya nagagawa yung trabaho niya, which is yung excess coolant na nag-overflow is ibigay niya kay coolant reservoir. Kapag di nagawa yon,
yung temperature ng coolant is pataas ng pataas kasi hindi siya nagde-deliver sa radiator cap. Pagpataas na pataas ang temperature ng coolant, kahit pa may fan yan, kapag hindi yan nababawasan, kasi nga stack up eh, hindi nababawasan, iinit at iinit yan. Ang mangyayari, sasabog yung radiator, ay sasabog yung radiator. Okay? Kapag sumabog yung radiator, magkakos ng overheating. Kapag nagka-overheat yung sasakyan, doon tayo nag-overhaul. Kasi nga nag-e-expand yung mga component ng engine or yung mga parts ng engine sa loob kapag naiinitan. Ngayon, kapag wala nang pang-cooling system, wala nang nagme-maintain ng temperature, yung operating temperature ng engine which is yung 75 degrees to 105 degrees. Kapag wala nang nagme-maintain ng init na hanggang doon lang dapat, is masisira yung component ng engine. Ganon ka-importante yung engine cooling system sa sasakyan natin. Yun. Nagkukos ng leaking yon. Yan. Kasi nga, bakit? Pwedeng itapon. Iagis niya yung cup. Kasi nga, yung pressure is masyadong mataas. Umiinit lalo. Kasi nga, walang cup na nagtatrabaho i-deliver yung coolant na excess. Okay? Okay, na another problem. Yan, white streaks on the radiator. Coolant leakage from the radiator filler neck. Yung filler neck, ito yun ah. Yan, ito. Yung pinag, ito pala, yan. Yung pinagtatakipan. Ayan yung filler neck. Often leaves white streak when it dries. This is another way to know the radiator pressure cap is faulty. Just check for these white streaks. White streaks. The problem is known for cap leaking under pressure or intermittently. Okay. Pag nag-leak daw sa radiator cap or tumapon yung coolant, which is yung coolant kasi is chemicals yun. May chemicals yun. Ngayon, kapag nag-leak yan sa labas, tapos nasa radiator mo napunta, kasi nga yung radiator natin, mainit yan, mainit. Tutuyo yan, matutuyo. Yan. Pag may sasakyan kayo, nakita niya may white streaks, check nyo yung radiator cap. Kung stack up ba, sira na yung seal, punit na, or malutong na, butas. Yan. Palitan na. Okay, class. Pag tatanong nyo, napapalitan ba yung seal? Hindi. Bibili ka ng bagong cap kasi nga assembly yan, hindi na ano yan, hindi na nare-remedyohan yan. Okay, pagsira na radiator cap mo, bili ka, dapat kagaya nun nung tatanggalin mong cap, yung lumang cap yung bibilin mo, kagaya dapat ng lumang cap. Okay, yan yung indication kung bakit may white streaks is may tagas sa cap. Okay, it's either stuck up yan or sira yung seal. Okay, yun yung i-check nyo. Paano i-check kung stuck up? I-press nyo yung spring. Paano i-check yung seal? Check nyo kung malutong. Ano yung malutong? Matigas. Kasi pag matigas na, matutunaw na yun. Okay, sunod, overflowing reservoir. As the pressure occurs, the coolant expand. Yan. And the pressure cap allows some portion to flow into an external reservoir tank. Ito yung pinakatrabaho ng ano ah. Ng radiator cap. Yan na yun. A bad cap will delay or quickly release the coolant, which will cause overflow to happen. Always ensure the overflow tank is also good in working condition. Okay, class. Kasi nga meron tayong sinasabi na stack up na yung spring. Yung example ko kanina is fully closed, natatakpan yung butas. Paro naman kapag yung fully open, stack up siya ng fully open, din siya nagsasarado. Ngayon, ang tendency nun, ang mangyayari nun, is bigay lang siya ng bigay sa coolant reservoir
hanggang ito mapupuno na. Ngayon, pag napuno yan ang napuno, magdilik siya. Okay, kasi bigay lang ng bigay. Ngayon, mauubusan ng tubig sa radiator kasi tatapon to eh. Mababasag to. Kasi puro mainit lang yung dumadaan sa kanya. Hindi niya napapalamig kasi hindi sumasarado. Stack up na siya ng fully open. Yung spring ng radiator cap, okay? Kaya lagi natin i-check yung radiator cap. Yan, sunod. Radiator hose collapses. The radiator cap may get faulty if the radiator hose collapses. It's because the vacuum won't be properly released by the cap and can also cause the radiator hose to break down during the cooling down period. Okay, bakit? Kasi nga luma na. Bakit luma? Pansinin nyo, kapag halimbawa kung may sasakyan kayo, pisilin nyo yung ano, yung hoses. Kapag yung hoses nagbibitak na sa loob, palitan nyo na yan. Kasi mabilis nang lumambot. Konting ano lang dyan, may tumawa lang dyan, mabubutas. Okay? Ngayon, kapag ano, kapag nabutas yan, syempre, maglilik yung coolant, tatapon. Pag natapon yung coolant, wala nang coolant na dadaloy sa ano, sa engine, sa mga water jacket, wala nang magpapalamig ng engine natin, magkukos ng overheating. Yung kapag nag-overheat yung makina mo, nako, malaking gastos yan, tsaka masakit sa ulo. Kailangan mong pa-overhaul yan, bibili ka ng mga bagong parts na tinamaan or may tama. Yan. Check din natin, pisil-pisilin natin yung ano, yung mga hoses. Yan. May ki maba ma maano nyo naman yan eh, kung yung hoses nyo is mapapakiramdaman nyo naman yan kung malapit na siya or okay pa. True, ano lang, yung sense of feeling. Okay? Kasi pinipisil-pisil nyo, malalaman nyo kung palitanin na or okay pa. Yan, punta tayo sa ano, sa engine cooling system, coolant reserva. Ano bang trabaho ng coolant reserva? Simple lang. Siya ang storage ng mga excess coolant na galing radiator. Yung mga coolant na galing radiator na nag-overflow is diyan pupunta sa coolant reservoir. Yun ang pinakatrabaho niya. Ano pa yung isa? Kasi nga istakan siya ng excess coolant na galing radiator. Kapag pinatay mo yung makina is at napa-cool down mo, ibabalik niya yung coolant. Paano? By pressure. Kasi nga yung vacuum, yung pressure cup natin may vacuum valve. Yung vacuum valve na pag bumaba yun, kasi nga meron pa tong pinaka hose na isa. Yan, tignanapin natin yan. Sana example dito ang isa. Ayan, ayan. Ito yung isang hose na putol. Diyan kumukuha ng pressure. Ngayon, pag yung valve, yung vacuum valve ng radiator cap bumaba, hihigupin niya lahat yan. Hanggang sa ma-reach yung tamang amount, sasarado na ulit yung vacuum valve. Okay? Para kapag in-start mo yung sasakyan, yung coolant na iikot sa engine, papuntang bypass, is mapainit niya lahat. Okay. Nakuha niyo naman yung ano eh, yung flow ng ano ng coolant sa system. Kaya kapag uminit na, pupunta na yun sa radiator, okay? Yan. The coolant reservoir is a plastic reservoir. Plastic yan.
Bakit kaya hindi siya ano, bakit kaya siya hindi natutunaw kapag nilalagyan siya ng coolant? Kasi nga yung kapag galing sa radiator yung coolant, ibig sabihin no, mainit. Ngayon, ito 'yon. Kaya siya hindi na nasusunog or natutunaw is dahil sa coolant. Yung coolant, meron yung chemical na nagpe-prevent na masira yung mga plastic tsaka rubber na parts ng engine cooling system na dadaanan ng coolant. Okay? Ano may mga rubber, hoses, tsaka yung coolant reservoir. Meron siyang chemical na nagpe-prevent na masira niya yung component na dadaanan ng coolant. Okay? Plastic reserva mounted in the engine bay. Yung engine bay natin, ayan. Yung kung saan nakalagay yung makina, yung radiator, yung transmit, yung oh, yung makina, yung pinakamakina. Okay? Yun yung engine bay. For storing the coolant required by the engine, a coolant reserva is necessary because every vehicle engine goes through cycle of expelling and absorbing the coolant as it cools down its heated body. Sinabi, expelling and absorbing. Ano may expelling? Yung bubukas na pressure valve at i-deliver yung coolant na galing radiator to coolant reserva, ay yung expelling. Kasi nga, yung excess na coolant, tinapon niya papuntang coolant reserva. Oh, ito naman. Ano naman yung absorbing? Yung absorbing, yung coolant na galing coolant reserva is higupin pabalik radiator. Kukuhain niya ulit. I-absorb niya ulit pabalik. Okay? Para yung level ng coolant sa radiator is nasa tama, nasa maximum. Okay? Nasa normal level. This means that when the engine is cold, there is a low level of pressure of the cooling system requiring more coolant. Ayan yung sinasabi ko. Kapag nakapatay yung coolant mo, mababa yung pressure. Okay? Wala nga pressure eh, kasi nga nakapatay. And kapag binuksan mo, mababa pa ng pressure nun. Kailangan niya maraming coolant. Okay? Para lahat yung coolant na yon kapag nasa normal temp nasa normal level is mapainit niya lahat yon kasi dadaan lahat sa engine yon. Okay, ibabypass niya yung radiator, dadaan ng bypass pipe or hose. Okay, yan, ito na. Whereas when the engine warms up, the pressure of the cooling system increases requiring a lesser amount of coolant. Yan na, lesser amount. So, nakukuha niyo yung trabaho ng radiator cap. Kaya nga, kapag uminit daw yung coolant, kailangan niya ng dumaan sa radiator. Kasi nga, uminit na siya. Na-reach niya na yung tamang temperature para magbukas yung thermostat at i-deliver ng thermostat yung coolant na galing engine papuntang radiator. Ngayon, magbubukas yung radiator fan. Okay? Tutulungan niyang palamigin yung coolant. Ngayon, kapag kasi nga, kapapasok lang sa radiator is ano yan, kumukulo yan. And para ma-prevent sa overboiling, kailangan ng radiator cap. Ngayon, bubukas si pressure valve. Tapos i-deliver niya yung excess coolant papuntang coolant reserva. Kaya kailangan niya ng lesser amount. Okay, hindi niya kailangan ng sobrang daming amount ng coolant. Okay? Yan. In other words, a coolant reserva provides a temporary refuge for the coolant liquid when it expands as a result of heat in the engine. Therefore, when the engine cools down, the heat is dispelled from the coolant, slipping out of the plastic reserva tank and into radiator. Kapag yung nakapatay na yung makina mo, bababa yung temperature. Ano ba sabi? Kapag mababa na yung temperature or pressure, yan, kailangan na ng maraming coolant ulit. Kaya mag-vacuum yung pressure cap
i-vacuum niya yung coolant na galing coolant reservoir pabalik ng radiator. Okay. Ano yun? Where is the coolant reservoir located in my car? Depende yan. Kasi di ba, yung kung pumunta kayo dito sa ano, sa school, yung nag-activity tayo, iba-iba yung location, di ba? Minsan nasa intact mismo sa radiator. Nakadikit siya mismo sa radiator. Minsan nasa kaliwa na malapit sa ano, sa fuse box ng sasakyan. Minsan nasa kanan. Ay, minsan nasa kaliwa, malapit sa pulley. Minsan naman, nasa kanan, malapit sa fuse box. Okay? Or malapit sa headlight. Iba-iba siya. Depende sa yung manufacturer kung paano ginawa. Kung ano yung design nila. Yan, iba-iba. Pero, alam niyo naman kung paano yan. Kung anong ano yan. Isundan nyo lang yung hose na nakakabit dun sa radiator cap neck. Sundan nyo lang yung hose nun. Kung saan ihinto yun, kung saan siya nakakabit, yung hose na yun, yung daanan ng coolant. Sa ano ha? Radiator neck ha? Radiator cap, radiator neck. May butas kasi yon, may hose yon. Sundan nyo lang yun, hanapin nyo. Yun yung ano. Kapag nakakabit siya dito sa puti na yan, ganyan. Dalawang puti yan eh. Yung puti na para sa wiper, yung wiper yung sa windshield yung naglilinis ng ano, basa. Okay. Kasi minsan magkatabi yan. Tulad nito, magkatabi. Yan, hanapin nyo lang yung hose. Kung saan nakakabit yun, yun yung coolant reserva. Okay. Yan. Punta naman tayo sa symptoms of bad or failing coolant reservoir. Okay. Given their material, location, and design, coolant reservoir are susceptible to engine to remain heated and ultimately leading to a replacement. Besides, you must know how to identify the fluid by color. Yung kinds of coolant natin is nakadepende kung anong kulay. Okay? May iba-iba kasi yung kulay niyan. May pink, may dilaw, may orange, may blue, may green. Okay? So, before you go for reservoir replacement, you are sure that the leak from your car is actually a coolant leak. Kasi nga, halimbawa, kapag yung coolant mo is pink yung coolant mo, so may nakita kang ano, yung leak is kulay green. So, hindi sa ano yon, hindi leak ng ano yon, ng cooling system mo. Okay? Kasi nga, pink yung coolant mo. Kailangan, pink din yung tagas. Okay? However, before you go ahead to make a replacement, it is worth your money and time to be aware of how to catch signs of problematic symptoms. Check mo muna lahat bago ka magpalit, ha? Bago mo sabihin, uy, sira yung radiator cap. Butas yung ano, yung... Oo, example lang muna natin. Sira yung radiator cap. Check mo rin yung iba. Bakit kaya nasira yung pressure cap? Baka sira rin yung ibang component, okay? Check nyo. Yan. Leak pool under the car. Pag sinabi leak pool, parang gripo. Malakas yung tagas. Okay? Paano naman tong leak pool? The most common sign, ano, bihira naman kasi yan eh. Pag sinabi ko sa yung leak pool, ito, paikling ko na. Hindi ko nabasahin to. Pag sinabi leak pool, butas yung may crack yung coolant reserva. Pero bibihirang mangyari yun. Okay? Bihirang mangyari yun. Kapag nabutas na yung coolant reserva mo, it's either malutong na, hindi mo na nalilinisan, kasi nililinisan din yun eh. Or, hindi na nabibigyan ng coolant. At pag di na nabigyan ng coolant yan, kasi tumitigas yan eh, lumulutong,
Ngayon, kapag nabigyan ng mainit yan, pwede mag-crack. Kapag hindi na siya natatapunan ng tamang amount ng coolant, lulutong yon. Luluma. Kasi kailangan talaga may laging laman yan. Pero hindi naman, hindi mo siya kailangan lagyan. Okay? Kasi pag nilagyan mo, mag-overflowing yan. Kaya magkaganyan, no? Leak pool. Halimbawa, ikaw, may sasakyan ka. Pinuno mo yung coolant reserva mo. Kasi nga, ang dapat na magbibigay ng laman dyan is yung coolant na galing radiator. Kasi nga, nag-overflow yon. Si coolant reserva, pwede mo siyang lagyan ng coolant, ay ng coolant, nasa minimum level lang. Huwag mo siyang pupunuin. Kasi nga, no room na yung coolant na ibibigay ng radiator. Okay? Doon magkakatagas. Ang worst scenario pa niyan is pupunta yan sa engine. Sa paanong paraan kaya yon pupunta sa engine, maghahalo yan sa oil. It's okay naman yung oil tatagas dun sa papuntang, pero sobrang bihi ano yan. Bihirang mangyari, okay? Kasi bihira naman na mag-cause ng problema yung coolant reserva. Kadalasan, fan, water pump, radiator cap, or yung cylinder head gasket. Okay? Kapag humalo na yung ano, kapag humalo na yung langis tsaka tubig, it's either cylinder head gasket sabay dumaloy. Ngayon, pag dumaloy yon, syempre yung ibibigay ng radiator cap is may halong langis, kaya siya nagkakalangis. Okay? Yan. Coolant reserve, tank overfilled. Ito yon, overfilled. Masyado mo siyang pinuno. Okay? Ngayon, wala nang paglalagyan yung coolant na ibibigay ng radiator cap na galing sa radiator. Ngayon, tatagas siya. Kaya kailangan, ang advice is maglagay ka ng coolant na nasa minimum level lang. Kasi yung radiator, kapag umandar, kapag uminit, yung coolant na magiging laman ng coolant reserva is galing sa radiator. Mapupuno yan. Magmamaximum yan. Okay? Kaya hindi mo siya kailangan punuin. Yan na yun. Yan. What happens if oil enters the coolant reservoir? Yan. If you open the coolant reservoir and find motor oil mixed in it, then it's not a good sign or may damage major component of the vehicle. Yan ang sinabi ko. Kapag nahaluan na ng langis yung coolant, it's either sira na yung cylinder head gasket mo. Yung cylinder head gasket is nasa gitna, pagitan ng cylinder head saka cylinder block. Yun, nasa gitna siya. Siya yung nag-gasket, naghihiwalay ng daanan ng langis saka ng tubig. Okay? Ngayon, kapag naghalo na yung tubig at langis, napansin mo, may langis yung coolant reserva. Ibig sabihin, naghalo na yung tubig tsaka langis. Sumabog yung... Ano naman, automatic naman yan eh. Kapag sumabog yung cylinder gasket, mag-overheat ka. Okay? Yun. Tapos, natural na yun, nahahalo yung langis kasi nga, pumutok yung cylinder gasket, sisingaw. Okay? And class, yun na yung sa cylinder head tuloy. Yung radiator cap natin. Okay? Next topic is yung radiator fan and yung coolant. Sa radiator fan, yung iba't ibang uri ng radiator fan at yung function. Yung sa coolant naman, kung ano yung purpose ng coolant, trabaho niya, yung kinds. Yan.
Okay?